Ikadalawamput-dalawa ng Pebrero, Sabado, ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya." Sinabi niya sa kanila, "Ngunit sino ako para sa inyo?" At sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot naman si Jesus, "Mapalad ka, Simon Bariona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ngayon sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa mga salitang ito, binibigyan ni Jesus si Pedro ng kapangyarihan na maging pinunong lingkod sa mga apostol at ng buong iglesia. Pinili ni Jesus si Pedro sa mga apostol at kung sa anong dahilan ay Diyos lamang ang nakaaalam. Sa kabila ng mga kahinaan ni Pedro, siya ang pinili ni Jesus upang maging prinsipe ng iglesia na ang tungkulin ay ipagpatuloy ang pagliligtas ng Diyos sa mundo. Ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro ay ang karangalan ng pagiging obispo at ang pangunguna sa buong daigdig ng mataas na tungkuling ito na itinatag mismo ni Jesus at hindi ang binubukbok na luklukang itinuturing na ginamit ni Pedro. Ang salitang luklukan ay mula sa salitang Latin na sedes, na ang kahulugan ay luklukan ng kapangyarihan. Sa kapistahan sa araw na ito, pinagtitibay natin ang turo ng iglesia na ang kasalukuyang nakaupo sa banal na luklukan, Servum Servorum Dei, Servant of the Servants of God, ay ang tunay na kahalili ni San Pedro at pastol ng buong iglesia. Pagsasagawa, ipagdasal ang mga intensyon ng mahal na Papa Francis.